ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Batangas, sumasagisag sa isa sa walong sinag ng araw na nasa watawat ng Pilipinas, kung saan matatagpuan ang maliit na bayan ng Taal na kinikilala bilang isang heritage town sa kadahilan ng marami pa rin mga bahay na bato ang matayog na nakatayo rito. Mga bahay na nagsilbing tahanan ng mga naglalakihang bayani mula sa ating kasaysayan, katulad ni na Don Felipe Agoncillo, ang pinadala para sa Treaty of Paris noong 1898. Doña Marcela Agoncillo, ang tanyag na nagtahi ng watawat ng Pilipinas. At noong Hunyo 12, 1898, araw na idineklara ang ating kalayaan, mula sa kamay ng mga Kastila ay isang babae ang kinilala ni General Emilio Aguinaldo, si Doña Gliceria Villa Vicencio. My great-grandparents, they played a very important role in Philippine history during the time of Rizal. Tinagurian niya siyang forgotten heroine of the revolution. Si Doña Gliceria Marelia Villa Vicencio, sino siya? Siya ay isang napakagandang dilag na pangasawa niya si Don Eulalio Villavicencio. Parehong mayamang ang kanyan. At nung sila ikinasal noong 1871, ay ito ang pinakamalaking kasalan sa buong kasaysayan ng Batangas. My great-grandfather, Eulalio, was born in the other house, Casa Villavicencio, it's called now. As his wedding gift to my great-grandmother, Gliceria, he built this house in the 1870. Ang wedding gift house na itinayo katabi ng kanilang bahay ay ipinagawa ni Don Eulalio para sa kanyang asawa. Ang bahay ay gawa mula sa pinakamagandang klase ng kahoy katulad ng mulawin, nara, yakal, giho at lawan. Ito ay isang patunay na ang pag-ibig ni Don Eulalio para kay Doña Gliceria ay di matitinag katulad ng mga punong ito. Ito rin ang nagsilbing tahanan ni na Doña Gliceria at kasama ang kanilang mga anak. Nagbigay siya ng 18,000 pesos kay Jose Rizal noong 1892. At dinala ng aking great-grandfather sa Hong Kong, kasi in exile si Jose Rizal sa Hong Kong noon in 1892. 18,000 pesos at that point of time was a big amount of money. Okay? But it was not just financial. And in return, I think, nakatanggap sila, ang dalawang mag-asawa, ng propaganda materials. Ilan sa mga ito ay ang tanyag na La Solidaridad, Noli Me Tangere, at El Filibusterismo. They were tasked to distribute that all over Batangas. And that is also the reason why they were gifted by none other than Juan Luna with individual portraits. Siya ang unang-una nagbigay ng first naval ship, man of war, hindi naman malaki-malaki kamukha ng aircraft carrier, but man of war, a warship to the Philippine Revolution. This is documented kung pumunta ka sa Philippine Navy. The SS Bulusan sailed providing ammunitions, ferrying troops from Luzon to Visayas until it was sunk in 1896, I believe, off the coast of Masbate. Si Doña Gliceria ay hindi lang basta nasa bahay. Bumibisita yan sa mga battle fronts, nagpapanggap
na kunyari ay doktora o nurse, ngunit siya ay nagdi-deliver ng mga armas na nasa isang kariton. She was always supporting both in terms of financial and in distribution of revolutionary materials. All along this time, she was also meeting with various revolutionaries. Si Andres Bonifacio, disguised as a sabongero, went to this house, met with my Lola during the revolutionary. And what was funny about this was, yung bahay na yan, nandyan yung mga sundalo na mga Espanyol na kaaway natin. While hinahanap nila, well, everybody was looking for Andres Bonifacio. Here comes Andres Bonifacio, coming here to the house. This guy says, sa sabongero, meeting with my great-grandmother underneath, right there underneath in the dungeons. She was unwavering in her resolve to support the Filipino troops and our fight for independence. The fact that walang may alam sa mga binigay niya shows to you, just proves to you how low-key she was in her efforts. Although a lot of Katipuneros really has testified that she has done a lot and without her, we have not have won the revolution. Bakit forgotten heroine si Doña Gliseria? Kasi, nung araw, understood yan. Alam nga namang idokumento mo sa papel kung magkanong ibinibigay mo sa underground movement o sa revolusyon. Eh kung makikita ng kalaban yan, eh di maano ka ngayon, makukulong ka o mapapatay ka. So yung mga ginawang heroism o heroics ni Doña Gliseria, marami doon hindi naka-record. In fact, nung kanyang 100 years o centennial nung 1952, because she was born in 1852, umaten pa si Emilio Aguinaldo, pumunta sa bahay na to at nagbigay ng speech tungkol sa kabayanihan ni Doña Gliseria Villavicencio. To make sure that the legacy of my great-grandmother lives on forever, binuksan ko itong bahay na to sa publiko. For them, not only to see the typical bahay na bato, but to show them about the life or to tell them about the life of my great-grandmother. Because again, as I said, she is the forgotten heroine of the Philippine Revolution. And I think we all owe it to her that as many people as possible know about her life. Noong 1800s, tinaguri ang pinakamagandang bahay ang Villavicencio Residence. Makikita pa rin sa loob ng bahay ang karamihan ng mga orihinal na muebles na ginamit noong panahon ng mga Kastila. Ang iba ay maingat na inalagaan upang makaabot at makita pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. This quest was started by my father in the early 70s when I saw him every night writing down, physically typing his compilation on articles about the life of Gliseria Marelia. And basing it on this, would eventually continue on the fight to give due recognition to the woman who supported the revolution not only financially, morally, but even physically was there in the fight.